The mother of all problems in this life is spiritual. Ito ang totoong problema sa buhay na ito, mga kapatid. Ito ang ugat ng lahat ng problema natin. Ang nakakalungkot nga lamang ay hindi ito lubos na nauunawaan ng maraming tao dahil hindi ito na ipapaliwanag sa atin ng relihiyon. Pilit nilang nilulutas ang mga problemang bunga lamang ng ating totoong problema. Dapat po nating maunawaan na ang mga sintomas ay iba sa totoong sakit. Ngayon ang tanong, ano nga ba ang spiritual na problemang ito? The answer is sin, ang kasalanan, hindi mga kasalanan. Ang mga kasalanan na nakikita natin at nagagawa natin tulad ng kahalayan, pagkaganid, katakawan, katamaran, inggit, puot, kayabangan at marami pang iba ay mga sintomas lamang ng tunay na problema. Ang mga ito ay bunga lamang ng totoong ugat. So ano ba mismo ang ugat nito? Ano mismo ang nag-iisang kasalanan na ito? John chapter 1 verse 29, kinabukasan, nakita ni Juan na si Jesus ay lumalapit sa kanya. Kaya't sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Maging alisto po tayo sa sinabi ni Juan, hindi po sinabing mga kasalanan ng sanlibutan, kundi ng kasalanan ng sanlibutan. Isang kasalanan lamang po ang dahilan ng Diyos kung bakit isinugo ang Panginoong Jesus. Dahil alam ng Diyos na upang tuluyang masolusyonan ang mga problema na ito ay kailangan bunutin ang ugat. Ang kasalanan na binanggit po dito sa salitang Griego, ito po ay hamartia na tumutukoy sa ating sinful nature o likas na makasalanang pagkatao. Upang maunawaan po natin mabuti, ang likas na makasalanang pagkatao po natin na ito ay hindi po natin ginusto. Ito po ay minana lamang po natin kay Adan. Nang magkasala po si Adan, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ipinamana sa atin ang hamartia. Lahat ng taong isinilang mula kay Adan ay nagkaroon ng bahid ng makasalanang pagkatao na ito. Ito po ay hindi ang mga nagagawa nating kasalanan. Dapat maging malinaw sa atin na ang mga nagagawa nating mga kasalanan ay bunga lamang o epekto lamang ng hamartia o makasalanang pagkatao na minan natin kay Adan. Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung salitang nagkasala ay mula sa Greek word na hamartano. Kung ang hamartia po ay noun, yung hamartano naman po ay verb form, sinful acts, o sa Tagalog ay pandiwa o salitang kilos. Yung hamartano po ay yung mga nagagawa natin na kasalanan na kaya lang naman natin nagagawa ay dahil sa hamartia o makasalanang pagkatao na ating minana kay Adan. In short, hamartano or sinful acts are only symptoms of the sinful nature or hamartia. Nauna ang hamartia bago ang hamartano. Likewise, nauna ang ugat bago ang bunga. Ang nakakalungkot lamang po dito, hindi man lahat, but most of the religions today are barking at the wrong tree. Pilit na hinahanapan ng gamot ang mga sintomas sa halip na gamutin ang totoong sakit. Pilit na kinokondena ang mga tao sa mga nagagawang kasalanan o hamartano sa halip na ibigay ang gamot sa makasalanang pagkatao o hamartia na siyang dahilan bakit nagagawa ang mga kasalanan. Napakalupit ng relihiyon. Binubulyawan ang mga tao, kinukondena ang mga tao sa mga kasalanang nagagawa. Gayong kaya lang naman nagagawa ang mga ito ay sapagkat ipinanganak tayong mayroong likas na makasalanang pagkatao na hindi naman natin pinili kundi napasa atin lamang dahil sa pagbagsak ni Adan. Romans chapter 5 verse 12, dumating ang kasalanan o hamartia sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. At dahil sa kasalanan, hamartia, dumating din ang kamatayan, kaya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil nagkasala ang lahat, hamartano. Tingnan po natin ang napakalinaw na paliwanag ni Apostol Pablo na ito. Malinaw na malinaw po kay Apostol Pablo ang ating totoong kalagayan bilang mga taong makasalanan. Bago nagkaroon ng hamartano ay mayroon munang hamartia. Ang hamartia ay dumating sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. So ang tunay na salarin ay si Adan, hindi po tayo. Nang bumagsak si Adan, ang buong sangkatauhan ay kasama sa pagbagsak. Ang espiritual na problema po ay hindi po hamartano, kundi hamartia. Baka isipin po natin itong mabuti, mga kapatid. Sa tingin po ba ninyo ay makagagawa tayo ng hamartano o sinful acts kung wala tayong hamartia o sinful nature? Hindi po.
Dry skin, glow gone. Sinful nature? Hindi po. Ayon sa Biblia, sino ang dahilan kaya tayo nagkaroon ng sinful nature? Walang iba kundi si Adan. O ang nag-iisang kasalanan ni Adan na tanging dahilan kung bakit naparito ang Panginoong Jesus o ang ikalawang Adan. Dahil sa pagkabigo ng unang Adan, dumating ang ikalawang Adan upang daigin ang kabiguan ng unang Adan. Ang unang Adan ay nagdala ng kasalanan o hamartiya at kamatayan. Ang ikalawang Adan naman ay nagdala ng katubusan, kapatawaran, pag-asa, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ang mga bagay po na ito ay lubos na napag-uunawa ni Apostol Pablo. Katunayan, upang ito ay kanyang mabigyang diin, mas madaming beses niyang tinukoy ang hamartiya na isang noun versus hamartano na isang verb. Sa 27 books na naisulat sa Bagong Tipan, 14 po dito ay sulat ni Apostol Pablo. Ito po ay kalahati ng Bagong Tipan. Ang tawag po dito ay Pauline Epistles. Sa 14 na libro po na ito na kanyang naisulat, ang word na hamartiya ay 55 beses pong ginamit ni Apostol Pablo, samantalang ang hamartano ay ginamit ni Apostol Pablo ng 14 lamang na beses. Now do the math, 80% versus 20%. Ibig sabihin, alam na alam ni Apostol Pablo ang totoong problema. Kaya tumbok na tumbok niya ito at alam na alam din niya ang totoong solusyon sa problemang ito. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus o ang kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo na siyang